nakilala ni Ruth si Boaz. Ikalawang kabanata. Isang araw, sinabi ni Ruth kay Naomi, "Gusto ko po sanang pumunta sa bukid at mamulot ng mga nalaglag na uhay mula sa mga tagapag-ani sa bukid ng taong magpapahintulot sa aking." Sumagot si Naomi, "O sige anak." Kaya umalis si Ruth at namulot ng mga nalaglag mula sa mga tagapag-ani. Nagkataon na doon siya namulot sa bukid ni Boaz, nakamag-anak ni Elimelech. Si Boaz ay mayaman at makapangyarihan. Habang nandoon si Ruth, ay dumating si Boaz mula sa Bethlehem at binati ang mga tagapag-ani. "Sumainyo nawa ang Panginoon," sumagot ang mga tagapag-ani. "Pagpalain nawa kayo ng Panginoon." Tinanong ni Boaz ang kanyang katiwala na nangangasiwa sa mga tagapag-ani. "Sino ang dalagang iyan?" Sumagot ang katiwala, "Isa po siyang Moabita na sumama kay Naomi na bumalik mula sa Moab. Nakiusap siya sa akin na payagan ko siyang mamulot ng mga uhay na nalaglag mula sa mga tagapag-ani. Mula kaninang umaga, tuloy-tuloy ang pagtatrabaho niya hanggang ngayon. Nagpahinga lang siya ng sandali sa kubon." Sinabi ni Boaz kay Ruth, "Anak, makinig ka. Huwag ka nang pumunta sa ibang bukid para mamulot ng mga nalaglag. Dito ka nalang mamulot kasama ng mga utusan kong babae. Tingnan mo kung saan nag-aani ang mga tauhan ko at sumunod ka sa mga utusan kong babae. Sinabihan ko na ang mga tauhan ko na huwag kang galawin. At kapag nauuhaw ka, uminom ka lang sa mga tapayan na inigiban ng mga tauhan ko." Nagpatira pa si Ruth sa harapan ni Boaz bilang paggalang at sinabi, "Bakit napakabuti niyo po sa akin? Gayong isang dayuhan lang ako." Sumagot si Boaz, "May nagkwento sa akin ng lahat ng ginawa mo para sa biyanan mong babae, mula pa noong namatay ang asawa mo. Iniwan mo raw ang iyong ama at ina, at ang bayang sinilangan mo para manirahang kasama ng mga taong hindi mo kilala. Pagpalain ka nawa ng Panginoon dahil sa iyong ginawa. Malaking gantimpala nawa ang matanggap mo mula sa Panginoon, ang Diyos ng Israel na siyang pinagkanlungan mo." Sinabi ni Ruth, "Napakabuti po ninyo sa akin. Pinalakas ninyo ang loob ko at sinabihan ng mabuti kahit hindi ako isa sa mga utusan ninyo." Nang oras na para kumain, sinabi ni Boaz kay Ruth, "Halika, kumuha ka ng pagkain at isawsaw mo sa suka." Kaya naupo si Ruth kasama ng mga tagapag-ani at inabutan siya ni Boaz ng binusa na trigo. Kumain siya hanggang sa nabusog at may natira pa siya. Nang tumayo na si Ruth para mamulot ulit ng mga nalaglag na uhay, nagutos si Boaz sa mga tauhan niya, "Huwag ninyong hihiyain si Ruth, kahit mamulot pa siya malapit sa mga binigkis na uhay. Kumuha kayo ng mga uhay sa mga binigkis at iwan para sa kanya, at huwag niyo siyang sasawayin." Kaya namulot si Ruth ng mga nalaglag na uhay hanggang sa lumubog ang araw. At nang magiik na niya ang naipon niyang sibada, ay umabot ito ng mga kalahating sako. Dinala niya ito pauwi sa bayan at ipinakita sa kanyang biyanan na si Naomi. Pagkatapos, kinuha niya ang natira niyang pagkain at ibinigay kay Naomi. Nagtanong si Naomi sa kanya, "Saan ka namulot ng mga nalaglag na uhay kanina? Kaninong bukirin? Pagpalain nawa ang taong nagmagandang loob sa iyo." Ikinuwento ni Ruth kay Naomi na doon siya namulot sa bukid ng taong ang pangalan ay Boaz. Sinabi ni Naomi kay Ruth, "Pagpalain nawa ng Panginoon si Boaz, ipinapakita niya ang kanyang kabutihan sa mga taong buhay pa at sa mga patay na." At sinabi pa niya, "Si Boaz na sinasabi mo ay malapit nating kamag-anak. Isa siya sa may tungkuling mga laga sa atin." Sinabi ni Ruth kay Naomi, "Sinabi pa po ni Boaz sa akin na sa mga tauhan lang niya ako sumama sa pamumulot hanggang matapos ang lahat ng mga aanihin niya." Sinabi naman ni Naomi kay Ruth, "Anak, mabuti nga na sa mga utusan niyang babae ka sumama, dahil baka kung ano pa ang mangyari sa iyo sa ibang bukid." Kaya sumama si Ruth sa mga utusang babae ni Boaz sa pamumulot ng mga nalaglag na uhay hanggang sa matapos ang anihan ng sibada at trigo. At patuloy siyang nanirahan kasama ng biyanan niya.